At ito na po ang inaabangan na lahat. Ang segment nating Alam Nyo Ba? Dito sa Alam Nyo Ba, ituturo namin ng mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo na, makinig lang po. At sa mga hindi pa na alam, ituturo niya. Oho, at makinig maigi. Dahil lang ituturo namin ay libre. Makinig ho, makinig. Hindi matulog. Sa mga po nag-YouTube, Facebook, wala namang bayad, please do like subscribe and share. Subscribe to our YouTube channel. Yan. Health Forum with Dr. Atoy. Brought to you by Cafeteria Synergia. Yan. At ang programang ito, ang segmento ito ay hatid sa inyo ng Dr. Atoy's Tubig is Live. Ang Dr. Atoy's Tubig is Live ay kaakibat po namin dito ang Generation Hope. Na which is kung ang proceeds po nito ay mapupunta sa mga kakulangang classroom sa dito sa Pilipinas. Yan. Oho, nakipag-coordinate po ang inyong lingkod, ang Health Forum with Dr. Atoy with Generation Hope, na kung saan ito po mga tubig na binebenta, ang proceeds po nito directly mapupunta para po sa pagpapagawa ng mga classroom. Aminin nyo man o hindi, ewan ko kung alam nyo, pero kami po ay umikot sa buong Pilipinas at totoo, malaki ang problema sa classroom ng mga public schools. Lalong-lalo na sa mga dulong parte ng probinsya. So, ito po yung way namin para makatulong. So, yung pong totoo namang uminom tayo ng tubig. Tama ho ba? O, di kausapin ko yung sarili ko. Tama ba? Tama, tama. Umiinom ba kayo ng tubig? At yung iba sa inyo, bumibili talaga ng bottled water. Tama. O edi, ang suggestion ko, ito na yung tangkiligin nyo, nakatulong ka pa. Mm-hmm. Correct? At available po ang ating Doc Atoy's Tubig is Life. Diyan po sa aming mahiwagang kabinet. Ang mahiwagang kabinet ay wala pong cashier, kung hindi meron po tayo tinatawag na honesty box. Yeah. Wala pong suklian. Ang mangyayari at magaganap diyan, kung hindi kayo mismo ang magbabayad, ayan, at kukuha kayo ng sukli. Pero yung sukli, huwag nyo nang kunin. At kung nakalimutan nyo magbayad, huwag din kayo magkalala. Bago kayo lumabas ng pinto, tutunog po ang pinto. At sasabing, di ka pa bayad, di ka pa bayad. At kung matigas ang ulo mo, lumabas ka pa. Huy, sabing hindi ka pa bayad. At kung talagang diretso nyo ang nakalimutan, nakauwi na kayo, ito lang masasabi ko, sasakit ang tiyan nyo. Salva. Sa tangkilikin po natin yung Doc Atoy's Tubig is Life. Okay. At narin din po ang ating 100% pure wild raw black honey. Black. Ito po ay galing sa bundok sa Surigao na kung saan ay kinuha pa po ito sa mga wild flowers. At ang mga kumuha po nito ay yung mga wild beasts na malalaking bubuyog. Malalaking bubuyog na itim. Yes, at ito po ay raw, hindi siya niluto, kaya ang enzyme niya ay buo. Yeah. Kaya black po siya, hindi po siya ordinaryng honeybee. At huwag kayong mag-alala, ang tatay po nila ay si Jollibee. Kaya tangkilikin nyo, mabibili nyo ito dyan sa may cafeteria sa likod. Alright, okay, pasok na tayo sa ating Alam Nyo Ba? Alam Nyo Ba? At ang ituturo ko ngayon, mga kapatid, ito, kilalang kilala natin, sikat na sikat, kaso nga lang hindi natin masyadong naiintindihan ang importansya na kaya niyang idulot sa ating kalusugan. At ito ay walang iba, kundi ang coconut water. Coconut water? Oo. Ano yung coconut water? Water, coconut. Sabaw ng? Nyog. Nyog? Sabaw ng Buko! Ano ba pinagkaiba ng buko? Ano ba ang coconut sa Tagalog? Coconut? Buko. Buko. Anyog. Ano sa Tagalog? Tagalog na nga ang nyog. Ano pala ang English ng nyog? Coconut. Nap. Ah, parehas lang. Oh. Oh, ano ba pinagkaiba nila? Wala, tama kayo. Yung nyog, yun yung ano na, magulang na. Ah, magulang na. Oh. So, ano ang kayang gawin ng coconut water sa ating katawan? Ito yung health kung benefits. Baga, magbibigay tayo. Okay, kung number one. Sa magaling salita, buko juice. Oo, sabaw ng buko. Unang, okay. Unang. Hydrates your body. Okay, it hydrates your body. Bakit ito? Dahil ang buko juice ay may lamang electrolytes at carbohydrates. So dahil meron siyang lamang electrolytes at carbohydrates, pinaprevent niya ang ating katawan na magkaroon ng diarrhea. Nausea? Nausea, pagkahilo, at saka? Vomiting. Pagsusuka. Yeah. So yan ang unang-unang pwedeng gawin ng buko juice. It hydrates our
body. And because of the electrolytes and carbohydrates, pinoprotektahan niya ang katawan natin para madaling masira yung digestive system. Pinatitibay niya ang digestion. Number two. Lowers blood pressure. Nakabababa po ito ng presyon natin. Pagtaas. Bakit? Bakit daw? Because meron po siyang vitamin C, potassium, magnesium, na nagbabalance, balancing out the negative effects of sodium. Tandaan nyo, kaya po kayo hina-high blood, mataas ang alat, mataas ang sodium. Oh. So dahil po ang buko juice ay may vitamin C, potassium at magnesium, nire-regulate niya yung sodium. So mababa po at bababa yung risk na pwede kayong ma-high blood. Wow, okay? Okay, and drink a cup of fresh coconut water twice a day. So we suggest kung ayaw mong ma-high blood, kung ayaw nyo ma-high blood, uminom lang kayo ng dalawang basong buko juice araw-araw. Mas mura yon kaysa mag-maintain ng gamot. Tama o mali? Tama. Tuloy. At syempre, maintains cardiac health. Ibig sabihin po nito, tinutulungan nito na maging masigla, malakas ang ating puso. Bakit? Because cholesterol and fat-free. Ang buko juice po ay cholesterol and fat-free. Wala siyang lamang cholesterol, wala siyang lamang taba. Okay? Tako. And siyempre, meron po siya ang coconut water or buko juice ay merong antioxidant, anti-inflammatory, and anti-platelet. At ang pinag-uusapan po natin dito, yung fresh na buko juice. So, ibig sabihin, papanikin nyo ang puno. Kahit nakababa na. Hintayin mo bumaba. Paano sasakay si nanay sa puno ko? Bakit? May elevator naman ha? Ah, sige, next! Next! Promotes weight loss. Ooh. Ito po ang mga nagtatabaan. Maraming nalakihan. Dok, ano ba ang pinakamagandang weight loss na therapy? Di, buko juice. Ang problema, hindi nyo alam eh. Correct? Mm-hmm. Kaya kung ano-ano na sinubukan nyo. Correct? Tama. So bakit daw nakakapayat? Yung buko, kakainin nyo ng buo. Pag nakain nyo, operahan kayo, mangangayat ka. Buko juice! Low in calories. Yan, walang calories. Ah, meron, pero mapababa lang. And contains various bioactive enzymes. Yung enzyme ang susunog. Contains bioactive enzyme. Yung enzyme ni buko ang susunog sa taba. Pero hindi tatalab to kung hindi ka magpapapawis. Yes. At alam nyo, pag biniyak yung buko, magiging bunot. Punutin nyo, pagpapapawis. Galing. At siyempre, coconut water is rich in potassium. Oh. Potassium. Alam mo yung potassium? Ah. Ano yun? Sige, basahin mo na. Ang potassium po ay malaking factor sa loob ng katawan natin para po manatili ang tamang timbang. Pagka ho tama ang potassium intake nyo, hindi ho kayo ma-overweight dahil si potassium ay tutulong sa digestion para ilabas ang mga dapat ilabas ng ating katawan. Yes! Nagkalabasa na! Kaya it treats headaches! Bakit daw nakakatanggal to ng headache at migraine? Because ito po ay merong electrolytes. Kasi tandaan nyo, ang migraine at saka ang headaches, kung napanood nyo ang unang-unang video ko tungkol sa Tubig. So kaya may headache, kaya may migraine dahil kulang tayo sa pag-inom ng tubig. So ibig sabihin, dehydrated ka. At dahil mataas ang electrolytes composition nitong buko juice, dahil sa kanya, pwedeng maibsan ang headache at migraine. So if many of you are suffering from headache and migraines, I suggest drink 2 glasses of buko juice. 2 glasses. Plus weight. Wait ka lang. Wait. Mararamdaman mo agad yan eh. Mag-iintay ka lang ng 3 taon. Wala ng headache. Ay, 3. 3 minuto. Oh, okay. 3 taon. Okay, and because it dehydrates you. Yan. And coconut water is also rich in magnesium. Ang magnesium po ay napaka-importante sa loob ng katawan natin dahil yan po ang tutunaw sa mga kolesterol, lalong-lalo na sa kolesterol na nakakabalot sa inyong atay. Ang fatty liver ay tinutunaw ni magnesium. Magnesium. Next. Okay. And siyempre, it regulates blood sugar. Ang coconut water po ay nakakakorek din po ng inyong blood sugar. Pinalalabnaw ng coconut juice, coconut water, pinalalabnaw nito ang ating dugo
na kaya po lumalapot dahil pagmataas ang inyong glucose. At so siya po ay meron contains na amino acid and dietary fiber. Dietary problem. Fiber. Fiber. Yes. Kaya po, kinokorrect na ito yung labnaw o lapot ng dugo para tumama po ang kanyang daloy. Kaya nakaka-regulate din siya ng blood sugar. Okay? At i-prevent the tendency to develop atherosclerosis. 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 Yan. Ano yung atherosclerosis? Ito po yung pagkamatay ng ating mga ugat dahil sa nabarahan yung ugat, nagiging sclerotic. Yun ang ibig sabihin, namamatay. Kaya kung may nakikita kayong mga paan nyo, lalong-lalo ng mga diabetiko, napapansin nyo parang nangingitim, parang namumula, or parang ba't ganun, parang may pumuputok. Yes, pumuputok po yung ugat nyo kasi po malapot ang dugo. Kaya yung mga diabetiko, napapansin nyo nangingitim yung lower extremities nyo. Dahil yung ugat nyo na dapat dinadaluyan ng pinundugo, malapot ang dugo, hindi makadaloy maayos, pumuputok yung maliliit na ugat. Ang tawag doon, atherosclerosis. Next. At ang buko juice po ay pwedeng cleansing to your body to excrete toxins. Oh, siya po ay natural diuretic. Anong ibig sabihin nito? Nakatutulong para umihi tayo ng maayos. So malaki may tutulong nito doon sa mga may namamanas. Namamanas, may mga pamanas. Alam niyo namamanas, yung edema. Water retention edema. Water retention. At kung nahihirapan kayong umihi dahil kayo may kidney stones, matagal na nating nababalitaan ang tungkol sa buko juice na to. So dahil malakas po siyang magpaihi. Ihi. Hahawak okay? Lang kayo kay Doc. At mamaya-maya, sabihin niyo lang. Ano ko, poste? At syempre, meron din yan. Potassium, alkaline, urine. Ang potassium kasi ay nag-alkalize ng ating ihi. Kaya mas malinis po yung iihi natin. Okay, so dito na tayo. And last but not least. Relieves hangovers. Para sa mga kababayan natin na mga manginginom. Mga nagiinom at marami man o konti na inom, pero mahina pala ang iyong, what do you call this? Ang iyong dosage sa alak. The next day, definitely magkakaroon ng hangover. Malaki po maitutulong. Hindi namin pinopromote ang pag-inom, ha? Tinuturo lang namin, if ever na meron kang hangover, pwede kang uminom ng buko juice, 2 baso pagkagising. Oh. O kaya, ito rin ay pwede niyong gawing chaser. Ano, chaser? Minom, chaser. Okay, bakit siya nagtatanggal ng ano? Ng hangover? Kasi? Kasi alcohol robs your body of hydration and this dehydration causes your morning after booze. Paliwanag natin, ano ang hangover? Yan. Ang hangover, yung alcohol po kasi, pagka nasa katawan mo na, sisip-sipin niya yung tubig sa katawan natin. At dahil sinip-sip niya, ang tendency, pagkagising mo, kulang ka sa water, may hangover ka. Kaya may dizziness. Hangover. Diba? Hangover. So, i-re-replenish natin yung inabsorb na tubig ng alcohol sa pamamagitan ng buko juice. Dahil may electrolytes to, mas mabilis nitong maibabalik yung kakulangang liquid sa katawan natin. Kaya okay. Bili na kayo, buko juice. So, may natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? Palakpakan naman dyan. At yan ang halaga ng buko juice. At nalaman niya yan dito sa segment na Alam Niyo Ba?